engine bay, restoration, washover, engine bay repaint. So iba-iba kung anong tawag nyo. So yan, try natin. Let's pop the hood. Okay, so hello, what's up mga tropang RK Moto. So ngayong araw na to, wala tayong masyadong gagawing motor. So ang pagkakabalahan ko, itong sasakyan namin. So MECQ po nga pala dito sa lugar namin, kaya yon medyo lalo muna tayo sa ano, sa mga bisitang customer. Tapos yon, ito gagawin natin, i-re-repaint natin yung ano, yung valve cover nitong Toyota Corolla GLI 4AFE na engine. Ito yung aming big body. So yun, natagdan na namin ito. So kasi ano, ang corny nung dating kulay. So dating kulay niya is color yellow. Yan. So isiset natin ng setup natin siya ng ibang kulay, i-re-repaint natin. So ito, kung mapansin nyo, pinag-tripan ko nung mga nakaraang araw. Ito naman is chameleon blue. So yan, pagka ano, depende sa tama ng ilaw, iba-iba kulay niya. May violet, may blue, yan. So tricolor siya. Pero ito, yun nga, pipinturahan din natin to. Ang balak kong setup dito, para malinis, pearl white, or white na may may mga pearls. Iba kasi yung pearl white na puro, so parang madilaw yung pearl white eh. So tingin ko, gawin ko na lang siyang ano, hindi ko sure kung puti talaga na may pearls na lang, o kung magpa-pearl white talaga kami na puro, para medyo naninilaw yung pagkapute. Gusto ko kasi malinis yung itsura ng itong engine bay. Tapos yun, medyo isiset din natin yung ano, itong engine bay. Lilinisin din natin ng ano, ng maayos. So yun, mamaya papakita natin yung outcome. So lahat nitong mga yellow-yellow na to, alisin natin. Yung mga ano, masakit sa mata. Ayun, so ito na siya. Hindi pa lang kami tapos. Yan, may mga tatagalin pa ako. So yan, stripsol na namin itong buo na to. Kaya madali matagal. So yun yung mga gilid-gilid. Yan, binibira ko na lang nitong kutsilyo. Mas madali eh. Kasi hindi na ganun kapit yung ano niya, pintura. Ayun, tagalin ko muna. Mamaya balikan ko kayo. Binisin muna natin. Ayan, so okay na. Natagal na natin. Na-strip na natin lahat ng ano, ng mga old na pintura niya. Ayan. Tapos, lilihay na lang natin ito. Using yung ano, liha na 340 yata ito. Ayan. Para mabilis maalis yung mga kapit ng dating ano, primer. Ayan. Ayan, magpapalit na rin tayo nitong ano, PCB tsaka itong pinaka-o-ring niya. Tapos papalitan din natin syempre ng head gasket. Ayun, bilihan muna natin. Okay, tara. Ayun, so after ng ilang minutes, mga 15 minutes na patuyo ng unang primer. Ayan, na second coat ko rin siya ng primer para mas magpantay-pantay. Tapos naliha na rin siya. Ayan. So ready na siya sa first coat ng base color, which is yung white. Okay, tara, tirahin natin. Ayun, so tapos na yung base color natin na white. Ayun, ang bubuga na natin is yung pearl white mismo. Pearls. Pearls na siya. So yun, coatingin lang natin siya ng pearl white.
Then after nito patuyo. Tapos top coat na tayo ng clear coat. Okay. Ayan, so habang nagpapatuyo ako ng pininturahan ko, ayan, nagde-detail muna ako ng mga nakasulat na yan. So iniiwa ko lang siya ng blade para maalis yung color white. Tapos lumabas ulit yung kulay itim na stock color niya sa plastic. Ayan mga tropang RK Moto, tapos na akong lapat ng pearl white. Tapos ayan, so sa oras na to, hindi ko na na-videohan kanina, nag top coat na ako, first coating na to. Ayan, first coating na to ng top coat, tapos mamaya top coat ulit. Ayan, so yun, tapos na akong mag top coat. Ayan, okay na, patawin na lang natin, tapos kabit na natin mamaya. Ito yung sinasabi ko kanina, yan. Yan, dinitail ko lang. Pinutihan ko, tapos tinuklap ko yung puti na bumalot din sa mismong board na Toyota. Yan, pati yung open-close. Tapos ito, top coat na to. Dalawang patong. Pwede ka rin manalamin kahit konti. Pero siyempre, wala pa yung ano nito. Yung makabawasan yung kintab. Ayan. Okay, patuyin na lang natin. So, ayan. Kakabit ko na yung yung mga na-repaint ko. So, ayan sila. Ito. So, magpapalit na rin tayo na ng gasket. Ng bulb cover. Kasi ganun na rin naman, na backlash na natin. So, palit tayong bago. Ayan, so out with the old, in with the new. Ayan, so pwede na itong ikabit, pero hindi pa natin pwedeng hawakan ng todo yung mga pintura. So dahan-dahan lang. Tapos ito, tatagkalin na rin natin mga tinipan ko na hindi dapat ma pinturahan. Ayan. Okay, tagalin ko muna. Ayan, tagal ko ng iba. Ano naman. Ito kasi, ito yung mga part na pangit kung mapipinturahan. Lalo na ito. Ito, maangas. Cute. Ayan, pearl white siya, pero yung sa logo, yung word na Toyota, ayan, yun yung original na kulay. O dating nung nirepaint ko siya ng puti. Ayan, tapos kinayod ko yung mismong mga letra using blade. So yan yung outcome. So yun siya, na medyo malabo yung yung cellphone ko kasi. Ito, goods na goods, ang ganda. Naalis ko na yun, yung tape kanina dito. Ayan, so kung mapapansin nyo, ang linis ng pagka-tape ko para maganda yung outcome. Ayan, so okay na to, kakabit ko na lang. Tapos magkapalit din pala ako ng bagong PCB. Ayan, kasi yung dati, ayan, luma na. Papalitan ko na rin siya ng bago. Okay, so yan, good morning. Tapos na tayo mag-repaint nung mga parts ng engine bay natin. So, buong magdamag ko siyang pinatuyo. Then, yun, naisalpak na rin natin kanina. Pero, yun, pakita natin yung itsura niya. Nung engine bay, restoration, washover, engine bay repaint. So, iba-iba kung anong tawag nyo. So yan, try natin. Let's pop the hood. Okay. So yan, let's go.
So yun, ito na yung ginawa natin. Solid, sobrang linis ng ano, ng itsura niya dun sa pearl white natin. Ayan. Pati itong ano, nirepaint natin yung sa reservoir. Yung mga takip nitong ano, fuse, nirepaint din natin. Pero ito, papagawan ko na siya ng sticker na design para ma-determine kung ano yung mga relay na nandyan. Then dito, ayan, pearl white din natin. So, ito, yung tank cap. Yung oil tank cap. Ito, ito na yun. Nilagyan natin ng design. Ito yung detailing na ginawa natin. Buo siya dating pearl white na repaint. Tapos, nung bago natin i-top coat, yan, kinut-coat natin ang blade. So, parehas din doon sa may ATF na cap. Yun yung ginawa natin. Then the rest, yan. Yung sa valve cover. Yung. So, itong yellow na to dati sa tubig. Yan. Dati siya yellow. So, nirepaint ko siya off-cam. Ginawa ko na rin siyang black. Yan. Marami pang ano, mga gagawin dito. Pero, itong part 1 nung pag-restore wash over ko ng ano, engine bay. So, yan yung resulta. Ito pa lang. Tapos to, napakagawa natin ng ano, cover sa radiator. So, yun. Ito, pwedeng-pwede nang magamit. Solid, ang linis tignan. Pwede siya magamit kasi napatuyo na natin siya isang buong gabi. So, yun, naikabit na rin natin. Nahawakan ko naman na siya ng ayos. Kaya, tuyo na siya. Yan. So, ayun, ginamit natin dito is K92. So, yun, dun sa process, check nyo na lang yung video. Una, liha, syempre, alisin nyo muna yung mga dating kulay. Strepsol, depende kung paano nyo maalis, kutkutin nyo yung mga gilid-gilid. Then, second, yun, liha, mga 300 to 400 na liha, para mawala yung mga magaspang. Third, yun, apply na kayo ng primer. So, yun, yung, ano, yung buga, penetrate nyo lang yung normal na, ano, na distansya tsaka yung hangin para hindi iba-iba yung kulay. Tapos yon, after nun liyahin nyo ng 1000. Tapos yun na yung base color. Ang nag base color muna tayo dito ng white bago yung pearl white. So yon, pinuruhan muna natin ng white para pag kulay natin ng pearl white, yon, labas na yung kulay agad ng pearl white yon. Tapos mga 2 coats pwede na yon. After nung 2 coats yon, top coat na tayo. Yun, si K92 ginamit natin. Kasi, heat resistant naman yung K92. After nun, 2 patong, okay na. Tapos, patuyo na kayo all night. Tapos, maganda, paarawan nyo rin. Ibilad nyo sa araw. Yan. So, ito na yung resulta ng ating engine bay wash over. Yan, nilinisan ko na rin yung iba. Nilagyan na natin ng mga, nag-apply tayo ng mga wax na pampaitim para mapenetrate yung pagka-black nya. Mga ibang mga rubber, mga hose, mga black na linya. So, yun, okay, goods na. So, next episode natin, baka mas mapaganda natin yung engine bay. Yun, sa mga nakapanood nito, nagustuhan nyo yung ano, yung engine bay makeover natin. So, pa-hit ng like, pa-share na rin sa mga pages nyo, sa mga Facebook account nyo. And, huwag nyo kalimutang mag-subscribe kung nagustuhan nyo yung video natin ito. And pahit na rin yung bell button para lagi kayong updated dun sa mga video natin. So yun mga idol, maraming salamat. Sa ulitin, sa next vlog na lang. See you. Ride safe, ingat.